Tamakmak na basurang plastic at mga napinsalang bahura o coral reef ang tumambad sa mga eksperto mula sa UP Marine Science Institute na pumunta sa Kalayaan Group of Islands o sa Spratlys para magsaliksik. Kabilang sa pag-aaralan nila ang pinsalang nilikha ng pagbuo ng China ng artificial island sa West Philippine Sea. May report si Maki Pulido. Malinaw ang tubig sa bahaging ito ng Kalayaan Islands sa West Philippine Sea. Kitang-kita pa ang mga sumasabay na dolphins. Pero ang malaparaisong ganda ng karagatan, nanganganib na nga ba ngayong sandamakmak na basura rin ang nakita sa lugar. Ilan lang ang mga supot at plastic bottles na yan sa dami ng mga nakolekta ng mga taga UP Marine Science Institute na bumiyahe roon nitong Abril. Ang mga label nga sa mga plastic, iba't ibang lingwahe. Hindi lang dahil may nag-iwan dun eh. Most of the plastics, alam mong nag-drift sila from somewhere else. Ibig sabihin, nanggaling sila sa mainland ng Southeast Asia. Tapos lumutang sila papunta dun sa isla. Ang misyon ng mga marine scientists ay suriin ang epekto sa ecosystem ng mga pagbabago sa klima, pati na ang aksyon ng tao tulad ng pangingisda at pagtatayo ng China ng mga artificial island. Pag-aaralan pa nila ang mga datos na nakolekta nila, marami naman daw kasing dahilan. Pero pansin na sa kanilang pag-dive sa paligid ng Pag-asa Island ang pagkasira ng mga reef o bahura. At isa sa pag-aaralan nila ay paano nakasira sa bahura ang pagtatayo ng China ng artificial islands sa West Philippine Sea. When you're interpreting the data, you cannot exclude it. Eh. So, ang question na lang dun is how, what's the degree yung effect ng presence ng artificial islands. Eh. Ang malinaw, ayon sa mga scientist, mahalagang protektahan ang West Philippine Sea. Pinagmumulan kasi ito ng isda di lang ng Pilipinas, kundi ng ibang bansa sa Southeast Asia. One of the hypotheses that we're trying to prove, for example, is that Pag-asa is a source of larvae, of eggs, of new individuals, of smaller species, of smaller fishes that drift to mainland Palawan. Tapos yung pag-drift nila, in a way, resupplies yung populations ng organisms. Not just in the Philippines. And not just in the Philippines. No. If the source dies, what happens to the supply? Maki Pulido, GMA News.